Ready na ba kayo? Comment nyo, ready na ako para malaman ko kung talagang ready kayo. In caps lock. As in, gusto ko naghuhumiyaw kayo. Again, topic is about how to create an online portfolio for virtual assistant, lalo na ang mga beginner. Okay, so hopefully, itong tuturo natin ay makatulong. Pinag-aralan natin is about what is an online portfolio. So, kailangan alam nyo kasi yan. Hindi pwedeng gagawa ka lang ng gagawa, pero hindi mo nauunawaan or naiintindihan kung ano nga ba ang paggawa or ano nga ba ang online portfolio at para saan yun. Diba? So, ano nga ba yung online portfolio at ano yung mga tips na dapat nyong tandaan? Okay, so sabi ni Badjoy, compilation of your work and output. Pwede din kasali yung CV mo and other product which is part ng VA job mo. Nice! Oy, thank you. Twyla Jane, sabi niya, doon ipinapakita kung ano ang naging experience, tools na alam gamitin, skills. Okay, so gusto kong kunin yung comment ni Twyla. Kasi karamihan sa mga nakakausap ko at sa mga nababasa kong comments, is hindi sila nakakakuha ng client dahil wala raw silang experience. So, paano yan? Anong ilalagay mo sa iyong online portfolio kung wala kayong tinatawag na experience? What is experience sa mata mo, sa iyo, as a beginner, as a wala pang client? What is experience para sa iyo? Diba ang lalim? Uy, wag kayong humugot, ha? Ang pinag-uusapan natin is freelancing. Baka ibang experience ang mahugot mo dyan, girl. Sabi ni Badjoy, kung walang experience, ayun na, kung walang experience, yung pwede malagay sa portfolio is yung mga na-try o nagawa mo na, which makes you confident to offer. Oh, I love it. So, I hope guys na nakukuha nyo yung idea ng pag sinabing experience. Kasi karamihan sa mga ka-homebase kada natin, na sinasabi nga is, hindi ako makakuha ng client kasi naghahanap sila na experience. So, kung wala ka pa naging client, paano ka magkaka-experience? So, by reading all your comments, I think nagigets nyo naman kung ano yung experience. So, how come pinangihinaan ka ng loob? Diba? How come hindi mo ma-build yung iyong online profile? Sinasabi mo na hindi ka makakuha lang ng client dahil wala kang experience. So, ito na. Diba? Gagawin natin step by step para hopefully makakuha ka na ng clients. At parang hindi na maging balakid sa'yo ang at least yung online portfolio mo. Kailangan maging weapon mo na to para mas lalong tumaas ang confidence mo. And when we say experience, dito muna huhugutin yung experience na hinahanap mo. Okay? Alright! So, kung natatandaan nyo, pinakita ko last time yung aking online portfolio, yung personal online portfolio ko, ha? So, i-share ko lang muna yung screen. So, ito yung aking simpleng online portfolio, guys. Hindi nyo kailangang gayahin. Just get the idea, learn. Yes, combination po ng resume at online portfolio yung ginagawa ko. Para hindi na ako attach ng dalawang, di ba, pag minsan hinihingan ka ng client. Sabi, can you please send me your resume or send me your online portfolio? Eh, imbis na isend ko ng bukod, binag-isa ko na lang, di ba? Ganun na lang ginawa ko. So, isang tingin na lang siya. Ayan. So, sa taas, ito yung aking nag-iisang page ng resume. Nakalagay lang dyan yung aking magandang picture. Pero make sure, guys, kung kinakailang updated, ha? Pamya, mga high school ka pa dyan, yun ang nilagay mo dahil maganda ka, cute ka doon, di ba? So, pag naman ganun. So, ito. In-edit ko rin siya gamit ang... Okay, ito. Share ko na lang sa inyo, ha? Alam ko na i-share ko to doon sa mga dating video ko, pero ito, pixelr.com. Kung may mga tagya-tagyawat ka, i-click mo lang itong pixelr. Ayan, tapos lagay mo yung image. Libre lang to, ha? Libre lang. Lagay mo yung image. Kuha tayo. Kuha ko ng picture na ano. Para naman,
kumpleto recados na, kumpletos recados na yung ituturo natin, di ba? Ikaw na lang mag-adjust. Ayan, nakita nyo, may mga tagya-tagyawa tayo dyan. So, may mga chismis tayo sa mukha. So, kung syempre, isang mabilisang tutorial, kung kailangan yung iayos yung picture nyo, ito yung retouch. Click nyo yung retouch sa may bandang kaliwa, parang band-aid. Pag-click nyo dyan, ayan, meron siyang lalabas na bilog na may plus sign sa loob. I-ano nyo lang, adjust nyo lang. Ito, in-scroll ko lang, lalaki yan. Pag in-scroll nyo yung mouse na ganyan, lalaki yung picture. Tapos, kung na kailangan nyo liitan yung plus sign, click. Click nyo lang ha, kung saan yung kailangan nyo edit. O, ayan, nagbabago na yan. O, okay, so pwede nyo practicein to later para yung mga picture nyo sa Facebook, instead na filter, eh, kayo na mag-edit, di ba? Ayan, o, ayan, click-click lang. So, kung na kailangan liitan, ganyan. Kung na kailangan lakihan yung parang brush na bilog, ayan, lalaki. Di ba, masyadong masasakop. Okay na? And then, pag okay na yung picture, ano na, maganda na siya, magandang girl na yung kaharap mo, yung picture mo, isave mo lang. Tapos, PNG para malinaw, and then save mo lang. Save as. Tapos, save mo kung saan folder, o, Snapshot 13. Snapshot, ganda. O, ayan na, okay na. So ngayon, nasa Canva tayo. Tapos, i-upload nyo lang. Pag na-edit nyo na, upload nyo dito. Tapos, kukunin nyo para ma-update yung mga pictures nyo. Yung mga ilalagay nyo yung picture. Okay? So yun, isang tutorial na pwede nyo practicein. Now, kapag ka maglalagay naman kayo ng mga information nyo for the resume part ng inyong online portfolio, so ano mga kailangan? Ako, yung name ko lang ang nakalagay dyan, nilakihan ko lang. Pero, pwede naman kayong pumili ng template na gusto nyo. Okay, so, pinapakita ko lang muna sa inyo yung sample online portfolio ko. Ayan. So, medyo mahaba kasi marami na akong details na nilalagay. Marami na akong samples na pwedeng ipakita. At actually, kailangan ko pang i-update to, dagdagan, bawa, alisin yung mga luma, palitan ng bago, at baka magdagdag pa tayo. Depende sa trip ko, depende sa kailangan ng mga clients. Kung kunwari ako'y nag-a-apply sa isang trabaho or merong client na nangangailangan ng skills na hindi ko na ilagay dito sa aking online portfolio, gagawa ako ng sample work nun at ilalagay ko dito at bago ko i-send yung link or yung copy ng aking online portfolio sa client. That's how I do it. Hindi ako basta send ng portfolio sa kahit kaninong client, lalo na kung nakikita, lalo na kung hindi naman ganun ka-relevant yung mga detalye na nasa loob. So huwag kayong basta apply ng apply, huwag kayong basta send. 'Di ba? Kasi maaring yung kanina, 'di ba, may concern siya, sabi niya hindi siya nakakakuha pa ng client. And binanggit ko na isa yung posibleng dahilan o isa sa posibleng dahilan isang ating online portfolio. Maaring wala kang online portfolio, maaring hindi siya updated, or maaring kulang yung mga detalye na hindi sumasapat sa mata ng mga clients na gusto mong pagpadalhan. So kung ang ina-applyan mo is virtual assistant, tapos nakalista yung mga skills na binabanggit ng client dyan, pero yung skills mo ay ito lang, at wala doon, hindi mo inaral, hindi mo ginawa ng sample works, wala kang pinractice na pang experience. So, paano mo mai-apply yung portfolio mo na nandito doon sa hinihingi ng trabaho or ng client? Hindi sila match. Okay? So, make sure mag-match. Moment na magsesend ka, make sure, go back muna sa yung online portfolio, reassess, update, and then send. Sabi ni Ma'am Regina, weapon siya. Yes, this is the best weapon that a freelancer can use, especially the beginners, especially the newbie. Ito ang pinakamagagamit nyo, for me ha, para mas mapansin ka. Okay? Or para may masabi kang ibubuga mo. Okay? Lalo na kung wala kang client experience. Yung resume nyo, sa akin, one page lang, nandiyan ang aking about me, konting about me, education. Ang education ko nga is yung aking college, hanggang college ako. Ngayon kung ikaw ay hanggang high school, that's fine, put it there. Pero hindi mo kailangan sobrang detalye kasi hindi naman nila tinitignan talaga yan. Okay, and ano pa, skills.
So sa skills ko nakalagay diyan yung pinaka hinighlight ko yung major skills na na gusto ko na inaaral ko. So doon sa skills, kunwari, ikaw ay nagbi-build ng mga landing page, video editing, 'di ba? Pag virtual assistant, patak-patak 'yan ng mga skills. Okay. So doon sa skills nakalagay sa akin yung ano, yung kunwari landing page kasi yun ang gusto ko i-highlight ng mga skills ko, 'di ba? Yung landing page, yung email marketing, kung ikaw ay may alam din sa social media management, Facebook ads, ganyan. Nasa sayo kung ano yung mga skills na pwede mong ilagay dyan as virtual assistant. Tapos nilalagyan ko ng rating kung ito ay 5 stars, 4 stars, ganyan. Again, ito ay sarili kong portfolio. Kung hindi nyo type yung aking style, that's fine. You can look for other styles. And itong format na ginagamit ko is not actually portfolio. Instead, this is resume. Resume yung ano, yung parang pinaka-template na ginamit ko kasi gusto ko pahaba. Pahaba siya as in pagka sinend ko to sa client, scroll ang mangyayari sa kanya. Okay, may mga portfolio kasi, may mga online portfolio kasi na instead na pa-scroll, ang mangyayari parang pa-click. Yung parang PowerPoint presentation na pag-click mo lipat ng ano, switch. Yung ganon. So depende na lang po sa style nyo. And yung iba, yung online portfolio naman nila ay sa website nakalagay. Di ba? Yung parang tabs-tabs naman, yung dito home, about, contact me, portfolio, ganyan. So just make sure na visible siya. So depende sa inyo kung anong style at kung anong format yung gagamitin nyo to show your online portfolio. So itong tinuturo ko is very basic lang for a virtual assistant gamit ang Canva. At ang template na ginamit ko ay pang resume. So, yun. Huwag nyo kalimutan ilagay yung inyong contact information. Pwede nyo ilagay kung kayo ay may Skype or WhatsApp. Kasi karamihan ng mga clients, dun lang naman kinokontakt yung, ano eh, yung freelancer tayo sa mga socials natin or other contact information. Hindi na yung parang phone number. Dun na lang sa WhatsApp, sa Viber. Nilagay ko din yung kung meron akong Upwork link, nakalagay doon, Fiber link. Nakalagay, LinkedIn, and kung saan mo pa ikaw gustong mahanap. Okay? So, hindi mo kailangan punuin ng madaming, kung marami kang online job sites na sinainapan, hindi namang kailangan na lahat yun ay ilagay mo. Siguro, I would suggest na kung updated yung dalawa or tatlong online job site links mo, yun na lang ilagay mo. Kung hindi updated yung iba, wag na. Okay? Basta yung ano, para lang for reference. Diba? Magche-check kasi yan, mga marites din kasi mga clients. So, nagmamarites din sila. So, para safe, na lang. Yung mga hindi updated at alam mo medyo tagilid ka, wag mo na lang i-post. Okay, mo na ilagay. Okay? About me, skills, contact, education, experience. So sa experience, doon ako talaga naglagay ng maraming impormasyon na base sa mga na-practice ko, nagawa ko, kung mga landing page, ina-explain ko ano yung mga na-experience ko. Ako'y gumagawa ng ganito. Gumawa ako ng, kunwari, ng mga email campaigns gamit ang ganito. Gumawa ako ng mga landing page gamit ang platform na to. Anything na maipapakita ko, ma-highlight ko yung aking naging mga experience na as a freelancer na maaring maka-attract dun sa job na ina-applyan ko or dun sa client task na gusto kong makuha or gusto kong ma-hire ako. Dati kasi, virtual assistant ako. I started as a virtual assistant. Kaya dito sa may bandang baba, nakalagay pa rin yung pagiging virtual assistant ko. Nag-data entry ako, web research. Ayan, nakalagay naman dyan. Tapos, kung ano yung mga ginagawa ko nung dati, nagli-lead generation ako. So, nagbibigay ako ng mga konting detalye ng mga ginagawa ko. Tsaka medyo niliitang ko na lang. Para naman, I'm sure mababasa pa rin, di ba? And readable pa rin naman pagka nakita na ng client yan. Tapos, ang pinaka inakit ko ay yung experience ko as a marketing automation specialist na in mga funnel building. Yan, mga landing page. Kasi gusto ko, pag tingin pa lang ng client na ganyan, kita niya na agad, so si Sheena isang marketing automation specialist kasi unang tingin pa lang, kitang-kita na. Yan, naka-highlight, naka-bold pa yung title ko as a marketing automation. Ayan. Yun. So, nakalagay, supporting ano na lang yung VA side ko. So, kayo, kung virtual assistants, then make sure you highlight your skills and experience. So, the more you practice, the more you create samples, the more na meron kang mailalagay
sa iyong portfolio. Kaya ini-encourage ko kayo to do your part, to practice. So, nandito na tayo sa portfolio side naman. Tapos na tayo sa resume. So, sa portfolio, yung template na ginawa ko, ayan, so nilagay ko lang another image ko. Diba, ito isa. Medyo mas malaki kasi front page. So, yung second, medyo maliit na yung picture ko. Ayan, I'm sure marunong naman kayo mag-edit ng, yung maglagay ng mga ganyan. Diba, ito, frame lang to, bilog na frame. So, hanapin nyo lang sa elements yung frame na bilog. Tapos, nilagay ko lang yung image. Pak! Ganon. Diba? Tapos, dito, nilagay ko lang yung pinaka-title. This is for portfolio or for portfolios. Tapos, nilagay ko lang kung ano yung mga ma-expect nila makita dito. So, for example, this is for active campaign and different email platforms. So, naglagay ako ng mga sample email campaigns na ginagawa ko. Tapos, kung wala akong mailagay na content, ha? Ako dahil hindi naman ako nagsusulat ng content. At hindi ko naman pwedeng ipakita yung mga emails ni client dito. Dahil nga nagtatrabaho na ako, diba? So, kung kayo, gagawa kayo ng, kunwari lang, nagpa-practice kayo ng email marketing as a virtual assistant, ikaw ay nagagawa rin ng email marketing. Wala kang makontent. Ilagay mo lang dun sa parang content ng email, sample email, maglagay ka lang kahit copy-paste lang from Google. Tapos, ano mo na lang, sabihin mo, this is just a sample. Diba? Kasi ang gusto lang naman nating i-highlight is kung paano siya ginagawa at kung napapractice mo. Sa akin, pati yung mobile view pinakita ko. Tapos, nag-build ako ng mga, nung starting pa lang ako, nag-build ako ng mga automation. Ayan. So, kung ikaw nagpa-practice ka, practice building automation using the email platform that you want. So, it could be MailChimp, it could be ActiveCampaign, it could be ConvertKit, ano pa ba? Marami pang email platforms and that is for the email marketing part. So, kung virtual assistant, mag-isip ka lang kung ano yung gustong mga skills na ilalagay mo. I'm just giving you the idea. So, ayan. Tapos ito, yung next page ko naman, yung mga iba pang mga funnels na binibuild ko. Basta related nga sa pagiging marketing automation ko na. So, kung pang virtual assistants, ang gagawin mo, syempre, is yung mga napapractice mo. Kung ikaw ay nagpa-practice ng social media management, mawa ka ng separate na page, ganyan. Tapos gagawa ka ng mga sample quotes or sample post mo. Lalagay mo sa sarili mong page. Facebook page or sa sarili mong personal account, post mo doon, screenshot mo, then tsaka mo ilalagay dito. Diba? One thing to remember when you are creating your online portfolio, guys, mga ka-homebase kada, i-build nyo rin paunti-unti yung inyong branding style, yung inyong branding info. Sabi ni Bellissima Agata, color or theme na preferred na gamitin sa bawat pages sa portfolio. Okay, nice, nice. Kumbaga yung branding, yung color palette mo, pang iyo muna. Pero kung sa client mo to, kunwari, color palette ni client para sa branding niya, sa kanya yon. Etong ginagawa mo ay color palette mo. So, meron kang style, di ba? Para makilala ka na pag pink yung kulay, pag ganitong pink, si Sheena to. Home-based mom diaries to. So, maganda gumawa kayo niyan. Pag-practice nyo rin. Especially if you are a social media manager. Kunwari, pwede kasi ganun VA ka, pero ang master skills mo ay SMM. Okay, pwede yon. Or going back, so at least alam nyo yung idea ng color palette. Now, ayan, so nilagay ko lang naman yung mga ilang pang mga samples ko na portfolio. So may kinalaman to sa marketing automation and aking YouTube channel management skill. So ito, pinakita ko po na online portfolio ay again binild ko sa Canva. Gamit ang Pro Plan. Hindi naman kailangan na Canva lang ang iyong paggagawaan ng portfolio mo. Pwede naman na ibang way, ibang means. Kagaya ng Google site. Ayan. Ito, nagturo na ako ng tutorial dito, ha. Tingnan nyo na lang doon. Libre lang to. Ang gawin nyo lang is mag-create lang kayo ng mas maganda kung separate na Gmail at Gmail account, Gmail address na para sa pang clients lang or pang ano mo lang, pang pwedeng pang practice. Pang-practice mo lang muna or pang gusto mo, dedicated lang talaga sa iyong online portfolio. Huwag mo isama sa personal mo, okay? And then kapag nakapag-create ka na ng account, punta ka lang sa sites.google.com. Ngayon, humanap ka na lang ng mga template na gusto mong gamitin. Pag-practicean mo. Kita nyo, may mga box-box na siya. Tapos, pwede mong lagyan ng mga image, ng video. Tapos, andito sa kanan, yung mga elements na kailangan mo. Kunin mo lang dyan. So, again, libre yan. Pwede rin ito. Tapos, pag-publish mo kasi para ka na may sariling website. O, di ba ang ganun? So, Canva'ng libre. So, syempre, pagkagagamit kayo ng libreng Canva account, kanina, di ba sabi ko, resume template yung ginamit ko.
Pagkukuha kayo ng mga to template, make sure na walang corona, 'di ba? Corona crown, kasi that means hindi siya pwedeng ano, libre. Kung may mga kukunin kayo elements, make sure na walang watermark, yung mga designs, kasi pagka dinownload mo 'yon or ginamit mo, magkaano yung element mo, may watermark, 'di ba? Eh ayaw naman natin ng ganun. Unless willing kang bayaran. So careful lang kayo sa pagkuha ng mga element. 'Yon. So dalawa yung pinakita ko, sites.google.com, Canva. So ito, oh, mayroon pa ako isang tool na ituturo. Ngayon kung kailangan niyo ng walkthrough tutorial for that, let me know, kasi meron naman akong nauna ng mga tools dyan sa ating YouTube channel. Meron tayong mga tools na tinuro dyan. Kailangan nyo na lang mapanood. Ito, libreng tool lang to na ginagamit ko for screenshot. So, maaaring may makuha pa kayong iba. But at least, basta meron kayong magamit na pang screenshot. Kasi yung iba, cellphone lang tatapat sa screen na ganyan eh. Pag gaganong kasi, may ano, parang medyo pixelated, hindi maganda yung quality. So, libre lang naman to, why not ito na lang? O kaya gamit kayo Loom or ibang pang screenshot. Basta yung quality dapat ha, high quality yung mga image na magagamit mo. Yan. Tapos, dinownload ko lang, in-install, download, tapos ganito ako mag-screenshot. So for example, gumawa ako ng sample campaign sa MailChimp. So ito yan ha. Ang gagawin ko, open ko lang yung TinyTake, tapos capture. Capture region. Kasi, ikukunin ko yung part na gusto ko. Okay, gusto ko i-highlight. So, medyo maliit to. Pero, syempre, pag kayo nag-screenshot, gandahan nyo. Eto, kaya ko lang, ano, para makover ko lahat. Pero, meron pa ibang, ano, again, meron pa ibang tool na pwede kayong gamitin para buo yung makocover nyo. And then, kung may mga bagay na, or mga information na kailangan nyong i-blur or takpan, please do so, especially if you're already working with a client na gusto mong kuhanin yung mga ginawa mo sa kanya, yung mga naging trabaho mo sa kanya, gusto mong gamitin as your part ng portfolio mo, make sure to add to blur or lagyan mo ng watermark or i-hide mo. So dito sa TinyTake kasi, merong pang pixelate. Ito, pinukuha ko na sa taas ha, kita nyo, pixelate. Tapos, pag-click mo nyan, pindutin nyo tapos drag nyo ganyan para matakpan yung ilang information. So, na-hide ko na. Save as or quick save. Quick save means masasave nyo lang siya dito sa mismong TinyTake. Tapos hanapin nyo lang kung saan folder nyo siya. O kaya save locally na lang. Pag save locally, doon nyo siya isa-save sa kung saan yung folder na in-assign nyo or i-a-assign nyo. Okay, para pagka nagpunta kayo sa Canva, huhugutin nyo kung saan folder. Diba, pa nag-upload kayo ng picture, huhugutin nyo kung saan folder, yun, makukuha nyo na yung mga screenshot nyo. Okay, so save nyo lang, tapos yun na. Diba, madali lang. Ngayon kung video, iba na usapan naman yun. Ito, for screenshot lang. So, ito yung sa campaign. Ito naman yung sa Asana. Diba, pag virtual assistant, minsan may mga client kayo na gumagamit ng Asana, Basecamp, ano pa ba? Basta, mga project management tool. So, yan. Ganun lang din ginagawa ko. I-screenshot ko kung kunwari, nag-practice ka ng Asana, gumawa ka ng mga folders dyan, gumawa ka ng mga subtasks. Tapos, picturean mo, screenshot mo. Ganun lang din. Save mo lang din. Pwede mong i-name yung ginawa mo as Asana tasks. Diba? Para mas madali mo ma-identify. Kung ikaw ay nag-web research and data entry, gumawa ka ng sample na, kunwari, nag-research ka about companies sa Australia at golf club, ganyan. Naghanap ka ng mga websites, address, ganyan. Yung email address, medyo tinakpan ko lang ha kasi, or iniba ko yung color kasi for privacy reason, for security reason. Ayan. So, i-screenshot mo lang din to, kagaya ng ginawa natin kanina, screenshot. And then, ganun din, lagay mo lang din sa iyong portfolio. Okay? So, yung mga napapractice nyo, it doesn't have to have a client na talagang nag-work ka na. Pwede mo itong gawin kahit on your own lang. So, that's already an experience. Okay? Kasi pinractice mo. Now, ako, ito, personal opinion. My personal experience or personal opinion, hindi po ako yung tipong fake it till you make it. Hindi ako ganon. Instead, sabihin na natin siguro white lies. Pwede pa. Bakit? Kasi pwede mong sabihin na, yes, alam ko yan, client, alam ko yan. Or pinractice ko yan.
pero maaring hindi mo naman talaga alam pa. Aminin natin, may gumagawa niyan. And ako minsan, ginagawa ko yan. Pero after kong sabihin yan, after kunwari, after the conversation, kailangan mo panindigan mo na nag-white lies ka. After that, pwede naman na balikan mo agad yung talagang sinabi mo na white lies na kunwari. Alam ko yung base camp, alam ko yung asana, pero sa totoo lang hindi mo alam. Pero ginugoogle mo na, di ba? Ginugoogle mo na. Parang to follow up na kailangan, what do I mean? Ginagawa mo na agad, nagte-take actions agad para totoong malaman mo na kung ano yun. Diba? Ganun ako. Kesa yung sinasabi mo na alam ko, pero hindi mo naman talaga alamin. Hindi mo aralin. Magkaiba yun. Diba? For me, ano, magkaiba yun. So, kung ikaw, mas maganda, since wala ka pa namang client, wala ka pa namang nahanap na trabaho ngayon, might as well create your own experience and then start building your online portfolio. Kasi you are already you're already building your life as a freelancer. And how will you be able to get clients? How will you be able to tell them that you can help them if you can even help yourself? So, hindi lang naman to online portfolio. Kailangan combination din ng tamang mindset, tamang strategies. So, kung hindi nag-work yung mga strategies mo ngayon, step back, reassess, move forward, and fight. Okay? Makicomment naman. Favor naman. Kung meron kayo natutunan, i-comment nyo guys sa mga nandito. May natutunan ako. Kasi doon pa lang malalaman ko kung nakinig kayo, nakarating kayo sa part ng video na to, at talagang yun lang. At na-appreciate nyo yung naging video natin for today. I-follow nyo rin po ako sa mga socials natin. Kahit pa paano, please, pa-help naman dyan. Pa-help naman mag-grow ang ating YouTube, TikTok, Facebook Reels, mga ganyan, di ba? Kasi I'm also building my own portfolio. I'm also building my own profile. So hopefully, magtulungan tayo. Again, I'm Sheena Santos. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumubaybay sa ating Aral Time episodes. Have a great day mga ka-homebase kada, at sana ito na ang simula para magkaroon ka na ng iyong goal. Kung ano man yung goal mo sa freelancing, make it happen. Start today as in now na. Bye for now, guys!